Okay po, good morning po muli sa ating lahat, ano, sa lahat ng mga participants na nandito ngayon sa ating Zoom, ano. Although, yun nga po, medyo talagang gabi na dito sa Europe, pero importante po kasi na ma-update tayo, ano, kung ano na ba yung nangyayari sa ating company. Ano. So, hindi na natin patatagalin, ano, at papasok na po tayo sa update. Pero bago tayo pumasok sa update, pakilala lang po muna tayo. Ako po si Director Twista, ano, Eddie Onya, ano, from Italy. At tayo po ay bali magpo 4 years na, ano, dito po sa C1 na nag-start po kami noong April 2020 during the pandemic time. At talaga namang masasabi ko po, kaya po na natili po tayong nag-stay sa company in spite na marami pong mga ano po, ibang company rin po na nag-invite sa atin dahil nga po ay yung tinatawag na utang na loob. Utang na loob. Bakit? Kasi nga po ay alam naman po natin na during pandemic time ay na-lockdown ang buong mundo, walang mga trabaho, at ang nagsalba po ng financial naming pamilya at yun din po sa mga kaibigan po ay ang C1. Kaya yun po ay tinatanong namin ng utang na loob. Kung kaya po ay patuloy kaming lumalaban kahit na dumanas po tayo ng ups and downs na sinasabi, pero para sa amin po kasi normal lang yan kasi ganun lahat ng company, ano, dadanas po talaga ng up and down. Pero ang maganda lang sa ating company ay ano siya, naging matatag siya at napagdaanan niya po yung mga pagsubok na yan. At ngayon po ay more than 5 years na po tayo. Kung kaya, kung ikukumpara namin ito sa mga sinalihan naming mga kumpanya dati, wala pong nagtagal ng ganito katagal. Ano? At ngayon po ay nakakatuwa kasi yung pong pagbabalik muli ng sigla ng ating company ay ganon din po yung inadapt na po niya ang bagong technology, which is, yun nga po, papasok na po tayo sa mundo ng blockchain technology at saka cryptocurrency. Kung kaya talaga na mga exciting po kaming lahat, ano, na mga leader na nag-isip sa company dahil nga po ay mas malaki po yung nakikita naming mangyayari, ano, sa ating company for the next month, ano, once na nag-launch na po itong mga inaantay na ating mga bagong product na ito, ano. So magsi-share po tayo ng screen, ano ha, para po ay papasok na po tayo sa ating pong update, ano. Yan. Kung makikita nyo dito ngayon, ayan, binago na rin po yung mga slides na dati ay pinapakita sa LG meeting o yung tinatawag na leaders group meeting, na yun nga po, ito po yung ginaganap every Wednesday, ano, ngayong araw, kanina. At kung makikita nyo po dito sa bagong logo natin, yan, ito na po yung bagong logo ng Crowd1 o C1 na po ngayon, ay of course, hindi po nawawala ang community. Ayan. Dahil ito po ang nagpatatag sa ating company dahil nga po sa dami ng community na sumusuport sa kanya kahit na hindi man po 100% ano, na nag-stay. Pero nasa 55 million na po tayo ngayon. Ano, ha? At ang community na ito, ito rin po ang makikinabang ngayon sa mga bagong product, digital product na ilalunch ng ating company dahil papasok mga po tayo sa Web3, sa crypto, sa NFT at metaverse. Ito po yung mga trending ngayon, ano ho, ng mga negosyo, ano ho, sa digital world. Kung kaya, we are so blessed. Lagi kong sinasabi, we are so blessed kasi nga, kaya nang sabi ni Founder, ano, doon sa katatapos na Blockchain Summit doon sa Dubai uli, ay nasa 10% pa lang po ang nakakaalam ng technology nito sa buong mundo. Ano ho? Kung kaya,
Kasama na po tayo doon ng mga member ng C1 at yung mga player ng Planetize sa Singapore. Natuto na tayo sa about blockchain, about crypto, about digital wallet, ano, about NFT. Kung kaya, ganun din po yung mangyayari ngayon, ano, sa ating pong C1 dahil nga po ay papasukin na po niya ang mundo po ng blockchain technology, ano ho. Sa ating pong company update, nagsimula na po yung tinatawag na C1 Power Days, ano ho. At kasama po sa C1 Power Days na ito, ayun nga pong pagbisita ng iba't ibang leaders, ano ho, doon sa ating bagong office sa Dubai. Pangalawang office na po ito doon sa Dubai. Yung unang office, napuntahan na po namin yun. Pero sabi po ng ating leader na si Ma'am JT, yung ating 01, ay mas maganda po yung bagong office. Kung kaya, ongoing po ngayon ang mga trainings doon, leadership trainings at mga seminars ng mga iba't ibang leader together with their members, ano, araw-araw po ngayon doon ang training. Kaya kung mapupuntahan niyo po yung inyong back office, nandyan po yung mga pictures, ano, pinapakita po diyan ang mga pictures ng mga pumupunta doon, ano ho. Ayan. So dito po ay kaya po nang sinasabi namin, ano ho, na sa isang startup company ho, ay dadaan po yan ng pagsubok, ano ho. At ang pinakamahirap po na pagdadaanan niya ay yung between 6 months to 2 years. Yan po yung aking na-observe, ano, doon sa mga sinalihan naming company nila Coach Danny. Dahil karamihan pong mga sinalihan namin mga startup, although nakapag-create na po ng malaking member din po, ano, kagaya ng C1, pero hindi po nila nalampasan ang 2 years. No, hindi nila nalampasan, ano, napakaraming company ho niya, kung isa-isahin ko po sa inyo, ay napakarami po niyan. Pero kung inyo pong i-analyze mabuti, ano, yung long-term vision ng ating company, ay makikita nyo dito na nalampasan na po natin yung pinakamahirap na parte na hanggang 6 months to 2 years nga po, gaya ng nabanggit ko, at tayo po ay papasok na po sa pang 6 years. Ano, ayon, taon na to, nasa 5 and a half years na po tayo. Kung kaya, makikita nyo dito ang C1 journey. Ano ho? 2019 ay doon po na-establish ang ating company. Ano ho? At dinagsa po ito ng maraming mga member, kasi nga po ay kakaiba po yung system na ginawa ni founder. Kung kaya ay nagkaroon ng maraming mga physical event. Ano ho? Meron po tayong malaking event na naganap po doon sa Connect Astrodome sa Manila, doon din po sa Durban, South Africa, at marami pang lugar. Ano ho? Meron din pong ginanap na event sa cruise ship that time, ano, doon sa mga leaders na nakapasok po doon sa manager 3 and above. Ano, kung hindi ako nagkakamali, talagang ang galing po ng pagsisimula ng ating company. At noong 2020, ay doon na po naranasan yung exponential growth na sinasabi. At dito na po pumasok ang Team Europe sa pangunguna ko po. Ano ha? Team Europe International sa mga OFW po yan. At ito po ay during pandemic. Kung kaya sinabi ko nga sa inyo na napakalaki ng utang na loob ko ng pamilya ko sa C1. Kung kaya kahit na dumanas po tayo ng pagsubok lately, hindi ko siya iniwanan dahil nga po yung mga ibinigay sa akin ng C1 ay hindi ko po kayang kitain sa pagtatrabaho dito bilang OFW dito sa Italy. Kung kaya, yun po ay tinatanong ko ng malaking utang na loob sa ating company, at naniniwala po ako at ang mga leaders na nag-stay dito na kung ano po yung lakas ng ating company noong 2019-2020, kasi dito po talaga pasok na ng napakarami pong mga member, ay dodoblehin niya po ito o triplehin pa niya ngayong 2024 onward.
pag nag-launch na po yung ating C1 wallet, C1 token, Metaverse, ano ho, at marami pang mga nakalinyang mga product kagaya ng yung nga po yung sa sinabi ni Ma'am JT kanina, yung Smart Fit. Yan, yung Smart Fit, yan po ay bagong product po yan. Nakalinya na rin po siya. Yan po ay bibilangin po yung ating lakad. Ano? May points po yung lakad natin. At according to Ma'am JT, yung points na yon na may ipon natin ay i-convert sa C1 token. Kung kaya, napaka-exciting ano yung mangyayari this year, lalo din po yung roadmap, ano yung roadmap ng ating C1 token. Kaya yung po talaga yung super excited na kami dahil nga po ay sunod-sunod na po, mauna si Metaverse, then susunod na po si Wallet, tapos susunod na po yung Smart Fit, then susunod na po yung token natin, ano? Kung kaya ay talagang grabe po yung 2024 sa nakikita na namin. Then May 2021, ito na po yung pagla-launch ng tinatawag na GameFi, ano, partnership with Planet IX. So, yung pong Planet IX, yan po ay NFT blockchain game po siya, ano, kung natatandaan niyo po yung nagpasikat ng NFT game sa Pilipinas, sa Asia, yung Axie Infinity, ay halos katulad ni Planet IX po. Yung nga lang ay si Planet IX kasi ay real estate trading game siya. Kumbaga ay iba siya, iba yung kanyang forma ano doon kay Axie. Pero sa Axie po talaga ang naunang nagpakilala ng NFT game at dinagsa rin po ng napakaraming Pilipino. So ngayon si Planet IX, dito na po tayo natuto about Web3, na sinasabi. About NFT, about blockchain technology, about cryptocurrency. Kasi nga po, nag-create po ng sariling crypto currency si Planet IX ng pangalan ay IX token. Na yun po ngayon yung pinagkakitaan ng mga players natin dahil marami pong source of income dito. Kung maaaral niya po ang Planet IX, ay maraming kitaan po dyan. At ang pagkita po dito ay daily. Ano? Kasi may mga staking po kami na kumikita po yan araw-araw ng IXT na pwede mo yung i-convert anytime ng any fiat money. Ano? Kasi crypto siya, i-swap mo lang po sa fiat money. So, yan, dito na po nagpakilala yung ating pong Game 5. Then in May 2022, ay nag-expand na po yung ating mga offices. Ano? So, binuksan po yung ating pong Singapore office. Siyempre, nauna po yung office natin sa Dubai. Yung nga po yung pinuntahan namin nila Coach Danny at ibang mga leader natin ng Team Europe. At nag-expand po yan hanggang Singapore. Meron din po tayo doon sa Spain. Ano ha? Tapos ito nga po yung bagong office natin na kabukas lang, second office, ay bukas na rin po. Ano? Kung kaya ang dami pong bumibisita ngayon doon na mga leaders and members. Then end of 2022, ito na po yung inilance na po yung tinatawag na Element Starter Packages. Ano? Kung matatandaan nyo po yung mga old packages natin na kagaya ng White, Black, Gold, Titanium, Titanium Pro, ito na po yung pinalit. Ano ho? Doon sa old packages natin, ang binigay po nakapalit noon pag ikaw ay bumili noon ay yung tinatawag nating C1 rewards, no? C1 rewards at saka loyalty points. Nakala ng iba ay wala nang wala nang pag-asa, wala nang pag-asang mapera. Pero pagpasok po ng Element Starter Packages ano ho, lalo't inilance po nila ano lately yung pagko-convert ng ating mga C1 rewards into loyalty at saka loyalty points into C1 token ay yun na po yun. Ano, yun na po yung mapipera soon. At through this element packages na mga nilabas nila, ito po ay may mga kasamang token na rin po. Depende sa package na bibili natin at may kasama na rin pong NFT. Ano? Na yung NFT na yan, kung inyo pong mababasa yung roadmap natin,
magkakaroon po tayo dyan ng NFT marketplace kagaya din po ng ating Planet IX. Ano? Kung kaya ay pwede nating ibenta anytime yung kasamang NFT nito. At bukod siyempre dito, yung C1 token na kasama din sa package. So, yan na po yung bagong mga package natin. Ano ho? Na may kasama ng C1 token tsaka NFT. Then, in the mid 2023, ay ito na po yung inilance na rin po yung cryptocurrency educational platform and discount hotel portal. So, yung cryptocurrency education platform ay si Tigra. Ayan. Na kung inyo pong pag-aaralan, si Tigra, nasa C-Store po yan. Once na kayo po ay member ng C1, ma-access nyo po si Tigra. At tuturuan po tayo paano gumagana ang cryptocurrency. Ayan. So, sa loob po niyan. Then, hindi po nawala yung ating travel booking, ano? Nung nawala na po si Life Plans, ay pumalit naman po si Travilla. Yan, si Travilla naman ay travel booking din po natin. Ito kagaya kay Life Plans dati. Na ito ay kagamit-gamit ngayon, especially yung mga pumupunta sa Dubai para bisitan yung office dahil malaki po yung madi-discount pag tayo po ay kumuha ng hotel, no? Kung saan man natin gusto pumunta, up to 65%. Ano kaya advantage po pag ikaw ay member ng C1 at ikaw ay frequent traveler, mahilig kang mag-travel, ay malaki ang madi-discount mo sa hotel kung ikaw ay mayroong Travilla. Then end of 2023, yan na po yung in-unveil po nila o pinakilala na po nila yung ating pong papalance na C1 token. Ayan. At ito yung exciting part. Kasi nga po, kung mababalikan niyo po muli yung pong sinabi ni founder nung pinakilala po ito noong December, ay ang goal po ng ating company ay marating natin ang top 5 cryptocurrency after Bitcoin and Ethereum. Kaya yung po yung napakalaking goal ni founder na mangyayari ano sa ating C1 token. At of course, siyempre, pag nangyari yon, sino ang makikinabang? Siyempre, tayong mga pioneer. Tayong mga C1 member na pioneer na maraming C1 token. Kasi nga po, pag nag-top 5 na po yan, palagay nyo anong presyo po niyan. Hindi lang po yan 1 euro. Sigurado yon, hindi lang 1 euro po yan. At malaki talaga ang potential na mangyayari sa why. Kasi nga po, meron ng 55 million, more than 55 million potential user, member pa lang po yun ng C1. Tatandaan nyo po ang cryptocurrency, ang pagtaas ng cryptocurrency ay through supply and demand. Ano ho? Kasi ang karami ang cryptocurrency po ay may ano lang po yan, may limited supply lang po kagaya ng Bitcoin. Ang Bitcoin po ay kaya po napakataas ng presyo niya ngayon kasi nga po 21 million lang po ang kanyang create. Ipinag-aagawan po si Bitcoin ngayon, ano ho? O kaya, imagine mo po yung Bitcoin ay nagsimula lang po ng 5 pesos yan, 2009, ngayon magkano po? Naglalarong 4 million pesos ang isa. Imagine mo yon, di ba? E kung mapasama nga sa top 5 ang ating C1 token, ay ikaw na mag-isip kung magkano magiging value po yan, di ba? So, ang ating C1 token ay 10 billion po ang create. Kasi nga po, gaya ng sabi ko nga po, ay meron na tayong member base, napakalaking member base na mag-utilize nito. Wala pa po yung labas, wala pa po yung mga nasa labas kasi hindi pa po sila pwedeng bumili nito dahil mga member pa lang ng C1 ang pwedeng bumili nito. Kaya nga po sinasabi ko, napakalaking advantage nito para sa atin dahil nabibili pa po natin ng malaking discount through the promotions na ongoing ngayon. Mamaya, magugulat kayo doon sa mga promotion na yan kung anong mangyayari. Then 2024, ito na po yung projected official launch of C1 token and Web3 crypto wallet. Kaya kung tutuusin po, nasa second quarter na po tayo ng 2024, at the second quarter, kung makikita nyo sa roadmap, ay dito na po magla-launch yung ating C1 wallet. Kaya nga one of these days ay
maglalangs na siya. Ano? Abangan na lang natin sa dashboard. Anyway, kami naman ay updated. Kaya ipapasa namin kagad yan sa mga GC. At pag naglast na po yung C1 wallet, kasama na po yung staking. Kung kaya ito ay inaantay ng maraming players ng Planetary X, kasi nga po natuto na tayo how to stake IX token doon po sa Planetary X na nag-earn ng daily income, daily IX reward. So ganun din po ang mangyayari dito. Kaya po, yun po yung inaabangan nating lahat. Ano? Then nakalagay dito, paano ba tayo kikita sa C1 token? Yan, pinaluanan kanina ito ulit ni Sir Raj. C1 is an onboarding platform that connects people o yung community to the Web3 project. Di ba? Kagaya nga po ng C1 token, C1 wallet, ano, mga Web3 na po project yung mga yan. Yung Metaverse C. No? With more, decentralized app in the pipeline, ayan, na mga papasok pa, this profitability multitude. So ito si C, ayan, si C, tapos ikaw ito, tapos, papasok po yung mga Web3 products natin, ano, kagaya nga po ng Metaverse, Tigra, Planetary X, no, C1 token. At pag nag-last na po yung C1 wallet, ay kasunod na po yan sa staking pool. At kung makikita natin mamaya sa slide, yung staking pool natin dito ay mag-run ng 6 months to 48 months. Ano ho, yung pag-i-stake natin o pag-time deposit ng mga C1 token natin para mas maparami pa natin ano through the reward na ibibigay sa atin. Then of course, pag nag-last na po yung C1 token, susunod na po yung exchange. Kaya nga po, sinasabi namin, sinasabi ni Ponda na magiging top cryptocurrency siya sa buong mundo, top 5, kasi nga po, ay pwede po siyang iswap, i-convert to any major cryptocurrency kagaya ng Bitcoin, Ethereum, USDT, Matic, Binance, etc. Ano? Kaya ganun siya ka-powerful. Then, ito pa po yung mga future decentralized apps na nakalinya. Ayan, nakita niyo po yan. At may balita kami, mayroong isang company ano sa China na papasok. Grabe yun, pag pumasok po yan. Siyempre, alam naman natin, napakalaki po ng member base din po ng Chinese community ngayon ano, na nagpapasokan. Kaya, yan. Yan po yung mga pila-pilang mga company na gustong pumasok sa ating C1. Ano ho? And of course, yung C1 token, ano, sabi ni Ma'am JT kanina, yan po ay magiging mother token at yan po ay i-integrate sa lahat ng mga product na papasok kay C1, i-integrate po yan. Yan po yung magiging mother currency. Kung kaya, mas lalo magiging powerful siya. Ano? Kasi yan lahat dadaan sa kanya. Then, ito na nga po yung isang maglalance. Ito yung unang maglalance. Ano? I believe ito yung unang maglalance bago po si ating pong C1 wallet. At ngayon ay ongoing pa po yung ating beta testing. Supposed to be tapos na po ito ng 10. Ano? Ng 10, matatapos na siya. Pero, in-extend po siya until 28 May. So, marami po ang nagtatanong palagi, bakit na-extend ng extend? So, ganito po yung paliwanag kanina ni Sir Raj. Marami pong pumunta ngayon sa Dubai na mga Chinese nationals, mga Vietnam, mga Koreans, ano? At yung mga leader na yan, sila po ang nag-request na kung pwedeng extend kasi hindi pa po sila nakapaglaro at hindi pa po nila ito na ipaliwanag sa mga member nila kasi nga nasa Dubai pa sila, ano? So, humingi sila ng extension para pagbalik nila ng kanilang bansa, ano, ay may paliwanag nila ito para makapag-prepare po sila kasi meron na po itong launch date, paglalunch na date, ano, doon sa susunod. So, makikita nyo po dito, nakalagay dito 40,000 users join, ano ha, during the beta testing. At ito na nga siya. Ayan, ito na po yung ano niya. Ito na po yung launch.
pagla-launch niya. So, after po ng extension, until 28 of May, sa June 11, yan, mark your calendar, June 11 na po ang full launch ng ating Metaverse. Ayan na, may date na siya. Kumbaga, hindi na June o ano, mag-iisip pa tayo kung anong pecha. Meron na, June 11. Ito po ay araw po ng Sabado. Ay, hindi. Araw po ito ng Martes. Ayan. Doon sa kalendaryo sa June. Martes po ito. Magsisimula sa June 11. Then after the launch, many more features, Metaverse will be continuously improved. Ano? So, doon na po magsisimula yung trade to earn na sinasabi. Kasi nga po, ang Metaverse po ay trading game po siya. Ano? Bumibili po tayo, nagbabay ang sell po tayo ng mga stock sa loob gamit po yung binigay nila sa atin na Metabox. Ano, I believe na yung full lang sa po nito magagamit na po natin ating virtual option. Yung po yung i-convert natin maybe to Metabox. Then, siyempre, yung Metabox, baka yun po yung i-convert natin sa pera. Ano, wala pa kasing full mechanics, kaya antayin lang po natin yung full mechanics, ano ho, bago po ang launching niya. Ano ho, siyempre, sasabihin naman po yan. Then, sa ngayon din po, ano ho, dahil katatapos lang po yung incentive trip program ng ating company sa Maldives, so isininod ka agad itong crypto incentive trip na ito naman po ay gaganapin naman po sa Dubai mismo. Ano? Sa Dubai. So yung qualification period po nito ay from 28 April, ang simula na po ng April 28 at matatapos po ng 15 August. Ayan. So how it works, nandito po yon yung paano po mag-qualify. So meron tayong tinatawag na tier 1, tier 2, tier 3. So tandaan niyo po last week, ano, medyo malabo po yung tier 2 at tier 3, hindi natin makita kung ano po yung included, ano, doon sa makukuha natin sa tier 2 at tier 3. Pero ngayon ay nakuha na natin ng malinaw. Ayan, so ito yung tier 1 qualification criteria crypto incentive trip. Ayan, yun nga po, 28 April to August 15 siya magra-run. Ibig sabihin, doon po iipunin yung mga business points para makapasok po tayo. So sa personal growth volume, kailangan meron po tayong 3,000 business points from yun nga po, personal growth doon sa structure natin. Then kailangan sa paid leg, napainom lang po ako. Sa paid leg po natin, o sa weak leg na sinasabi, ay kailangan meron po tayong 40,000 business point. O, dapat kumita po tayo ng 4,000 euro. Kasi divide by 10 po yan, 4,000 euro po dapat. Then of course, para makasama ka po dito, kailangan po ay mamimintin natin yung tinatawag na activity point na requirement, 5 personal activity points hanggang sa matapos. Kailangan meron kang 5 activity points, ano, magsusubscribe ka ng Kabilya o ka ng Planet IX para magkaroon ka ng 5 personal activity points. Ayan. So, ang included po sa tier 1, pag ikaw po ay nakapasok dito, breakfast included na po, then one ticket shared room. Isang ticket na po, isang ticket na po para sa room sa hotel. Ano, I believe 5-star hotel po 'yan, ano, sa Dubai. Then sa tier 2 naman, ayan. Kailangan po na magkaroon tayo ng 4,000 business points from personal group volume. Ano ba yung personal group volume? Ito po yung right leg saka left leg natin, ano, at makakaipon po ng 4,000 business BP. Then ang paid leg po natin dapat na maipon, ano, during this period dapat po ay 70,000 business point o 7,000 euro. Ano, yan po yung ko-compute nila.
Of course, eh, i-maintain pa rin po natin yung 5 activity points ano hanggang sa matapos. At ang kasama naman sa tier 2, ayan, premium room na po siya. Ayan, premium room. Ibig sabihin na medyo social na po yung room na ibibigay sa atin. Kasama na rin po ang break, ang almusal o breakfast. Then, one person shared room din po. Ano, yung ano, sa kwarto, isang ikaw sa isang kwarto kasi may shared room, ibig sabihin siguro baka may makakasama, hindi natin alam ano, siyempre baka pang dalawahan niya, pang tatluhan, so ayun po yon. Then sa tier 3 naman, kailan na po ay meron na po tayong 5,000 business point doon sa personal growth volume at 100,000 business point ang dapat kitain natin sa paid leg o sa weak leg. So yung weak leg kasi yun po yung doon po yung nag-generate po ng income ano sa atin. Na dapat meron na po tayong 10,000 euro o 100,000 business point. Then 5 activity points pa rin po yung maintain natin at ang kasama na po nito ano sa tier 3 ay ultra premium room. 2 person na po, limbawa mag-asawa, ano, o kung sino mang gusto mong dalhin, dalawa na, you and choice to bring other, ayan. Nasa iyo na po yan, kung sino po yung ano, so, ibig sabihin, hindi na siya shared room. Solo muna kasi wala nang shared room dito, eh. Kaya po may shared room doon sa tier 1, tier 2, kasi nga siyempre, yung kwarto, maaaring pang dalawahan nga, pang tatloan, kaya shared room po yung tinatawag doon, pero maaaring pang dalawahan lang naman siguro. Di ba? O, ayan. Pwede mo nang isama yung iyong asawa o kung ikaw ay binatang, yung girlfriend, di ba? So, yan po yung tier 3. Naha, yan, maliwanag po, naha. Then, another qualification po dito, ano, doon sa mga masasabing mga new member po, ay, kasi po usually new member, ganun din po sa referral club competition, di ba, mga new member o kaya yung mga nag-upgrade na mga old member, so yun yung mga sinasama. So, makukonsider po na new member kung ikaw po ay nag-join after 1st October 2023 last year. No? Yung mga nag-join po ng 1st October 2023, sila po yung kasama sa new member na makakasali po dito sa trip incentive trip na ito. Kaya nakalagay po dito, new member qualifies by doing 1,000 personal group volume and 10,000 business point in paid leg volume for tier 1 category. Ayan, yan po yung requirement para po marating natin yung tier 1 category. Aha. Then after po ng crypto incentive trip, nakalagay po dito ay nakano pa oh, nakita niyo po naka-underline pa siya. Big lunch event will be held in Dubai right after the crypto incentive trip. O di ba? So ito yung kabang-abang kasi nga po ay siyempre nakaprograma kasi yung ating pong C1 token na launching niya ay fourth quarter. Ano to, hindi natin alam either October, November or December gaganapin tong big event nito. Kaya nga po sinasabi palagi sa amin ni Ma'am JT, yung ating 01 na mag-ipon kayo ng budget para makapunta kayo sa big launch ng ating pong C1 token. Then more powerful reasons for you to qualify for the crypto incentive trip. Ano? Nakalagay po diyan. Okay, papasok na po tayo sa ating C1 token. Ito po kasi yung talk of the town ngayon. Actually, ang dami na nagtatanong kung kailan ba talaga ito lalabas, ilan, magkano yung magiging value nito pag lumabas. So, siyempre ay antayin natin. Antayin natin kasi nasa roadmap na po. Yung may roadmap na ko kasi yung sinusunod. Ano, siyempre, doon sa roadmap ay mauuna siyempre yung ating wallet. Ayan. Siyempre, unahin po nila yung ating C1 wallet. Yan, ito po yung ating C1 wallet. The C1 wallet, it is tailored
with web3 experience, secure and safe with best partners in the industry like Farblox and Modulus. So yan po yung mga magsisecure ng ating wallet para safe po yung mga assets natin na nasa loob ng wallet. Kasi sa wallet na ito, dyan po natin ilalagay, of course, yung mga C1 token natin at mga NFT natin. Ano, pareho po yung may value. Ano, pwede pong pirahin po yung mga yon. Ano, kaya dapat secure yung wallet para hindi siya ma-hack. Ano, hindi siya ma-hack, hindi mapakialaman dahil nga po ay aalagaan po ng Fireblock at ng Modulus. Ano. Then after launching the wallet, ayan, meron tayong tinatawag na super fluid streamable token. Nakalagay dito, C1 tokens will be distributed through a stream of tokens. The flow rate will depend on your NFT pack level. Gives all the value to the members. NFTs will become tradable on secondary marketplace. Kaya nang sabi ko nga po, secondary marketplace example ay yung pong OpenSea, kung saan tayo nag-trade din po ng ating mga NFT ng PlanetyX aside from the marketplace ng PlanetyX, then reduces short-term selling pressure. So dito sa streamable token ay bibigyan po tayo ng another ano po, NFTs, ano ha, may mga NFTs at saka token na ibibigay sa atin, ano. So antayin na lang po natin, ano, kung ano po yung exact mechanics na ibibigay sa atin diyan pag nag-launch na po yung wallet. Ayan, kasi nga konti na lang naman yung panahon na antayin natin ay maglalabas na siya. Then ito po yung exciting part. Ayan. Ito po yung inaabangan ng karamihan nating mga members, especially the players of PlanetyX, kasi nga po natuto na tayong mag-stake o mag-time deposit ng mga IX token natin na kumikita nga po ng daily reward. So, sa staking pools, nakalagay po dito, securing the ecosystem, high rewards for participating members. So yung nabanggit ko kanina, 6 to 48 months lockup of tokens. Ibig sabihin, 6 months po yung pinaka maaga na pwede nating i-release pag naka-stick siya. Up to 2 years po. Kung gusto niyo pong ma-stick after 2 years, siyempre, the higher month na i-stick natin, the higher the APY o yung annual percentage yield na makukuha natin, of course. Then earn fees from ecosystem stake for voting rights. Oh, magkakaroon din po tayo ng voting rights tayo mga mag-stake. Siyempre, depende po sa dami ng na-stake natin. Ano ha? So, yan po yung exciting part. Ano ha? Pag nag-launch na po yung wallet, yung staking pool. Then, sa wallet natin, makikita din po yung global exchange dashboard overview. Kaya kung mapapansin nyo dito, kaya nga po magiging powerful po yung ating C1 token natin, hindi kagaya ng IXT. Si IXT kasi para siya pirahin ay i-convert mo muna sa Matic. Ano? Matic Polygon. Pero dito, kung makikita nyo po ito, itong tatlong ito, ito po yung mga major cryptocurrency, Bitcoin, USDT, tsaka Ethereum. Di ba? Yan ay direct siyang maisaswap o maipoconvert na po sa tatlong ito at yung iba pang mga major cryptocurrency. Kaya ganun po katindi siya. Ano? Yung ating C1 token pag nag-launch na po siya sa global exchange. Then, the partners and infrastructure na nabanggit natin kanina, yung Fireblock at Modulo. So, actually kanina, kinukulit din si Rans kanina at palawalag na yung Fireblock at Modulo. So, antayin na lang po natin ano, yung exact details about these two partners ano ng ating company. Ano, sila po kasi magsisecure ng ating C1 wallet. Ano, working with the best in the field to ensure a safe and secure crypto trading opportunity. O, di ba? Kita niya po dyan. Sila po yon yung dalawang yan magsisecure. Then, another exciting part. At ito yung inaantay, I believe, ng karamihang mga networkers. Ano? Dahil pag nag-launch po yung C1 wallet natin, meron po siyang referral strategy o may referral program po ito. Yung mag-onboard ng mga new users
ay magkakaroon po yan ng reward din po na token. Ano? Ayan. At pag nag-stick tayo ng ating C1 token, ay siyempre ay magkaroon tayo ng another token. Di ba? Kaya nga po ay very, very powerful po itong ating C1 wallet na ito eh. At take note po, ang C1 wallet ay hindi po siya app. Ano, doon sa pinakita po nila sa amin ay hindi siya app, kundi yan ay ilalagay mismo sa dashboard ng C1. Kung kaya, sorry sa mga hindi member ng C1 kasi hindi kayo makaka-access nito. Kailangan ay maging member muna kayo ng C1 kasi doon po yan ilalagay mismo sa dashboard. Yung apps po, ang may apps po ay yung C1, hindi po yung C1 wallet. Ano, dahil doon po ilalagay sa loob po ng C1 dashboard yung ating C1 wallet. Ayan, kaya secure po siya kasi nga po ay ginagastusan po ng malaki yan ng ating company para po ay hindi mapasok ng hacker. Actually, marami na pong nag-try na i-hack yung ating system pero wala pong tagumpay. Ibig sabihin, ay matindi po ang security ano, ng ating back office. Kaya doon po ilalagay si ating C1 wallet. Then sa network benefits, ayan, nakita niyo po dito, may referral bonuses po for new sign up. Kasi nga po, di ba nakita niyo po yung meron po QR code. Ito, kita niyo may QR code. Oh. Once na yung QR code na yan, ay nag-sign up po ang mga new user o new member. Ano, mag-utilize din po sila ng ating C1 wallet. Ay siyempre, merong aakyat na bonus sa atin. Kita niyo po dyan, oh. Referral bonuses for new sign up, referral bonuses on all trading fees. Meron din po tayong bonus sa mga magti-trade ano sa loob, kagaya po ng pagsasap nga po ng ating C1 token to other crypto. Then exclusive access to new token listings and pre-sales, exclusive C1 token utility. O, di ba? Ganun siya ka-powerful. Okay. Then next ay meron pong ipapakilalang bagong package. Ayan. Nang tawag dito ay si Ether package. Ether package ay medyo mahal. Ayan, medyo mahal. Nagkakalaga po siya ng 10,000 euro. Pero ang good news, pag ikaw po ay merong naipong maraming business points na hindi pa po na-withdraw hanggang ngayon, pwede po natin siyang bilhin ng 50-50. Ibig sabihin, 50% business point, 50% paid with BTC, USDT, or Kai Cash. Ano? So, kung meron ka pong 50,000 business point o 5,000 euro, magagamit mo po yon sa pambili. Kaya, 5,000 euro na lang ang ibibili mo ng BTC at USDT para makuha mo po si Ether package. Mamaya, dadanan natin ang kahalagahan nito. I believe, sir, ito ay pwede uli i-corp po. Antayin niyo po. Dahil nagpaplano po ako i-corp kasi medyo mahal po ito talaga. Kaya, ano, kaso nga, eh, medyo malaki po ang budget nito. Pero anyway, ay pag-usapan po natin mga member natin ng corp po dun sa, ano, sa ating pong Fifth Element Bundle ay kakausapin ko kayo ano dahil napaka-importante po ng package na ito. Ayan. Pag ikaw po ay merong Ether package, nakalagay po dito, Premium Access to Global Exchange, High APY o Annual Percentage Yield for Staking Pools, ibig sabihin yung mga stake nating mga C1 token, mas malaki po ang bibigyan na interest. Ha? Higher flow rate, streamable NFT on C1 token. Yung mga streamable NFT na ibibigay sa atin ay higher din po. Ano ho? Then early access to C1 wallet. Sila din po yung mga mauuna makaka-access sa ating C1 wallet once na nag-launch na. Then longer subscription to product. No? So yung longer subscription to product, kung pagkakaintindi ko dito, instead na 1 month lang po, di ba pag tayo nag-subscribe ng Tabilia para magkaroon ng activity points sa 1 month lang, maring 2 months, ano, o 3 months, maring ganon, di ba? Kaya nakalagay po yan, longer subscription. Then next, how it works.
Theater package pala ay mag-start po siya ng 23rd May. Limited supply only, ano ho? Limited, ibig sabihin, hindi po siya lifetime na ibibigay po yung ganitong package, ano, kundi may limited time lang po. So, how it works? Use 50% using your BP, 50% using USDT BTC Pycast, gaya ng nadaanan natin kanina. Only members having fifth element get an access to upgrade to Ether package. Take note, hindi po pwedeng bumili ang mababang package, ano, kagaya ng fire, ano, pababa. Hindi. Kailangan ay fifth element holder po kayo. Ano, pero kahit na mababa pa yung package nyo ngayon dahil meron pa po tayong epic promotion na magra-run po hanggang 22 this month, ay pwede kayong mag-upgrade into fire para maging fifth element kayo para kayo po ay makakabili po nito. Ano, ito papakyawin to ng mga Chinese. Maniwala kayo, papakyawin ito ng mga Chinese. Kasi nga maraming ibibigay ito na C1 token. Antayin lang po natin doon sa before the launching kung ilang token po ang kasama nito. Ano? Then ito po yung very famous na promotion natin. At meron pong good news at bad news tungkol dito. Ano? So, the upgrade for free o yung epic promotion na sinasabi ay magraran na lang po siya. Ang good news po ay pwede pa pong mag-upgrade lahat ng mga mababang packets o higher packets hanggang 22nd of May. Dahil ang sabi po kanina ni Sir Rad, na po yung bad news, hindi na po i-extend ito. Final extension na po ng ating epic promotion sa 22nd May. Kasi nga po ay i-introduce na po si Ether Package. Ano? Wala na pong promotion. Ibig sabihin, wala na pong auto-upgrade promotion. Okay ho? Then, kasama po ng mawawala ay si C1 Power Bundle. Ano? Na na-extended po ng May. So, mawawala na rin po ito. Ano? Pero, ito kasi bago lang siya. Pero, hindi natin na. Pero, yung sinabi kasi kanina talaga, yung epic promotion, hindi na po yung babalik. Yun yung sabi. Ano? Yun yung sabi kanina ni Sir Raj. Kaya, samantalahin natin habang nandiyan pa siya. Ilang araw na lang po ang natitira ay matatapos na siya. No? Then, of course, hindi pa rin po nawawala yung referral club competition. Ano? Tapos na po yung April referral club natin. Ano? Pinost natin dyan yung mga nanalo, yung top 10. At yung top 1 ay nag-uwi ng tumataginting na 500,000 o 500,000 C1 token. Ano, and so on and so forth. So, ganun din po dito sa referral club competition of May. 5 million din po yung pamimigay. Yung top 1 ay 500,000 din po ang makukuha. Ano? Then, another final extension. Yan, kung matandaan nyo po, ilang beses na rin pong na-extend ang ating element member status. Si element member status ay ito po yung mga old member natin na may hawak pang mga old packets gaya ng white, black, gold, titanium pro. Kailangan po yun ay ma-convert nyo na po sa element member status. Why? Kasi until 18th of June, final extension na rin po ito. Ibig sabihin, hindi nyo na po mayu-utilize yung mga naipon ninyo, mga CWA rewards, saka mga loyalty points, mapa-flash out na po yun. Ano? Hindi nyo na mapapakinabangan. Kumbaga, wala ng pag-asang mabawi pa yung pinuhunan ninyo kung hindi nyo i-convert sa element member status yung inyong mga old package. Take note, ito po ay mahigpit na pong pinaalala. Ayan, nakalagay na po dyan. Final extension na po yan. Kaya, sabihan nyo po, especially yung mga may mga member ano na hindi pa po nakakaalam ng about element member status. Sabihan nyo sila, ilang click lang po naman yun, ano, split of seconds lang po, mako-convert na po sa element status member yung, ano, pag napasok yung dashboard, nandun lang po yun sa unahan, i-click lang po ninyo yung ganon, then,
yung mga packets ninyo na mga old packets, ano na nabanggit ko, ay mapapalitan na po ng ganitong logo. No, mawawala na po yung mga white, black, gold, titanium. Kailangan ganito na siya. Dahil kung hindi mapapalitan ng ganito yung mga packets na old, wala na po. Wala na pong makukuha ano, na asset. Okay ho, maliwanag. Then, wala din pong activity points so far ngayon ang lahat ng mga coordinator 3 and below. Diba? Rini-require po yung 5 activity points, diba? Para makakuha tayo ng mga bonuses. Halimbawa, may mga pumasok ng mga new member sa baba ninyo at nagkaroon po ng bangkaan o nagkaroon ng binary. Aakyat po yon kung meron po kayong 5 activity points. Ano, so sa amin, required po sa amin yung mga manager and above kasi nga po ay yun po yung kailangan talaga para ma-maintain po yung mga bonuses na yan makuha. Pero kayo pong mga coordinator 3 and below, coordinator 2, coordinator 1, team leader 3, team leader 2, team leader 1, ay hindi nyo po kailangan ng 5 activity points. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan mag-subscribe ng Travilia at saka ng Planetize kasi sila lang po so far ngayon ang nagbibigay ng activity points. Ayan. Kaya samantala, hindi po natin, ano, na habang wala pong activity points, ay samantala natin hatawin, ano, para po mas mabilis yung pag-rank natin, ano. So, yan po yung ating pong mga updates sa araw na ito, ano, May 8, 2024, ano, hopefully by next month, next, ano, kasi na napapansin ko ngayon, every week ay halos may bagong update po sila ngayon na binibigay sa atin. Lalo't papalapit na po lang papalapit yung mga launching ano ho, ng ating mga product. Kagaya ng nabanggit ko po, nasa pipeline po yung launching ng ating Metaversity, June 11. Susunod na po si C1 Wallet, din yung pong Smart Fit. Ano, binanggita rin po yan doon sa Dubai Dubai nung Sabado, sabi ni Ma'am JT kanina nag-meeting kami. Kung kaya, very exciting po yung mga susunod pong mga linggo. Kaya, yun po, stay tuned lang po kayo dahil nga po yung ating nga pong lagi kong sinasabi, yung ating pagpapagal ay hindi po nawala ng saysay dahil once na nag-launch na po itong mga product na ito, babalik yung dating sigla natin sa C1 at dadami po yung mga magme-member. Mag-uunahan po yan. We believe mag-uunahan lalo pag nag-launch ng C1 Wallet at C1 Token dahil po ay napakalaki ng potential na talagang mabilis tumaas yung magiging value ng ating C1 Token. So again, salamat po sa lahat ng mga participants natin na dumalo ngayon. Yung mga hindi po nakakadalo kasi nga po ay ating gabi na po dito sa Europe. Ano? Ay recorded po ito. Hanapin nyo lang po sa ating Grand One Team Spartans International YouTube channel. Dahil mamaya po after po ng meeting namin ay i-upload na po natin dyan para po updated din po kayo kahit na hindi kayo nakakasin ng ating live to meeting. Again, God bless po sa ating lahat at kita-kita po muli tayo next week. Yan. Back to you, Sir Anton, tsaka Coach Danny. Yun po yung ating update ngayon. Araw na ito.